Kumusta mga kaibigan, Kranz David Tabadayabo here once again and welcome back to my YouTube channel. In this video mga kaibigan, gagawa ulit ako ng tutorial tungkol naman sa kantang Bakit Ba by Shakol. So magsisimula tayo guys sa intro niya, sa pinaka intro niya. Bali yung chords niya, 4, so magsisimula tayo sa G, E minor, C, and then D. Bali guys, dalawang beses nyo siyang gagawin. And then pagkatapos, papasok na yung mismong kanta. So, ang strumming pattern niya guys, is ganito. Down, 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 up, down, up. Hanggang makarating kayo sa D. So, bali ito yung guys. So guys, sa first stanza niya, sa first stanza ng kanta, ay magpapalit, mag-iiba tayo ng chords, pero G pa rin yung pinaka unang chords na kakapain niyo. So G, B minor, E minor, C, and then D. Bali guys, ang gagawin kong strumming pattern is yung pinaka basic lang muna, para maintindihan nyo yung buong chords and then kung paano kayo makapasok pagkakanta. So, ito yun guys. Nag-alis sa uso at binlangan kasama, mas okay pa natin ganito, nalilimutan ka. So, yun guys. Continue lang nyo lang yun. B minor, E minor, C, and D. And then, pagkatapos nun, chorus naman. So, sa chorus niya guys, is the same pa rin yung chords progression niya sa intro. Pero mag-iiba siya sa part ng sinusunod naman kita kahit kaya, wala pa rin kwenta, bakit ba? So guys, pagkatapos ng chorus, bale, yung chords ng chorus niya is the same pa rin, G, E minor, C, and then D. And then yung sinasabi kong mag-iba is yung sa part na yun na sinusunod naman kita. Yun na yun guys. So next is tulad ng sabi ko pagkatapos ng chorus niya is babalik ulit kayo sa chords ng G, B minor, E minor, C, and then D. Pagkatapos ng chorus, another stanza, and then pagkatapos nun, chorus na naman. So ayun guys, sa pagkatapos ng pangalawang chorus is papasok na yung mismong adlib ng kanta. So yun guys, yung chords niya is the same lang siya sa chords. So yun guys, sa chords progression ng mismong adlib ng kanta is the same siya sa yung sabi ko sa chorus niya. And then yung sa part ng the same pa rin siya sa sinusunod naman kita kahit ano kinakaya. So yun guys, pagka dating nyo sa part ng lead na
So, bali, mag-change key kayo guys dito sa E major chord. So, bali guys, sa change key niya, hindi na kayo babalik sa G, kundi dito na sa A. A, F sharp minor, D, and then E. So, sa part naman na sinusunod naman kita, kanina C yun, and then D, C, D, C, D. Pero sa part ng change key is, ang mangyayari, D and E na. So, ito na yun guys. Sinusunod kita kahit ano inakaya, wala pa rin kwenta, bakit pa? So ayun guys, yun na yun lahat and I hope meron kayong matututunan sa tutorial natin ngayong araw. And then guys, please lang kung gusto nyong mag-request ng next nating tutorial is comment down below na lang. And then para ma-shoutout ko na rin yung names nyo. So ayun guys, maraming salamat and please subscribe my YouTube channel. God bless us all.